Ang kaugnay po ng pagbabalik ng Oplan Tokhang, makausap natin live sa studio si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. General, good morning. Welcome sa Unang Balita sa Unang Hirit. Good morning, Igan. Good morning. Ito, sabi nyo yung bagong Oplan Tokhang, hindi masyado magiging madugo. So, may mga aral tayo sa mga nauna na naging marahas yung ilan sa mga member ng PNP. Tama ho ba? Meron talaga. Ito, may recorded naman talaga tayo na naging marahas, no? Yung ating pinipilit natin ngayon na kung pupwede, sana walang dadanak na dugo itong ating Oplan Tokhang. Kasi kanina binabagay namin detalye, may human rights representative, may media, pinapasood nyo pa ng body cam, lahat parang, tsaka pakiusapan, ano talaga yung tokhang, di ba? Pakikiusapan. Ito ngayon kasi, sa Davao, yung original spirit ng tokhang. True spirit of tokhang is napakaganda. Ito yung tok-tokhang yo. Katok at pakiusap. Knock and plead. So, hindi po madugo doon sa Davao nung ginawa namin yan. Pagdating dito sa Manila, nang dinala dito, sinabayan ng mga polis na mga eskalawag, yung mga involved sa droga, yun, na naging pamtokhang, naging tokbang. Sabi nila, tokbang daw. Dahil, yung nga, sinabayan ng mga kalukuhan. So ngayon, pinipilit natin na nilagyan ng mga supplemental guidelines kung saan mawala na, hindi na masingitan ang kalukuhan ito. Huwag lang lalaban talaga. Huwag lang lalaban. Anyway, ito, isiparate natin yun, Igan, ha? Dahil yung ating campaign plan double barrel sa ating anti-illegal drugs campaign, dalawa yan, dalawang component. Yung upper barrel, yan yung Oplan HBT, high value target. Dito yung, ito yung mga negation operation, interdiction operations, police anti-drug operation, drug bypass operation, doon yun. Yung lower barrel, yan yung Oplan Tokhang. Mga user. Which is, not really sa user lang, kundi user at saka pusher. Pusher. But more on the supply side, demand side ito. Okay. Yung police community relation approach na pakiusapan, katokin at pakiusap. So, iba po yun. Iba po yung dalawang component na yun. Okay. So, pero di ba dun sa unang tokhang, meron na rin tayo mga parang listahan, no? Nagpunta ng mga covered court na kilala na rin ng mga police kung sino-sino itong makatok. Sila rin ba yung uli papakiusapan? Kasi iba, bumabalik pa rin sa bisyo, di ba? So, ang priority natin, priority targets natin ito ngayon, Igan, ay yung hindi pa natutukhang dati. Ah, hindi pa. Hindi pa natutukhang, but kahit na natukhang ka na noon, hindi ka nag-reform, hindi ka nagpa-rehab, at tuloy-tuloy pa rin yung paggagamit or yung pagbibinta mo, expect na itutukhang ka ulit. Okay. So, ang tukhang ngayon, more on rehabilitation na po? More on ang rehabilitation yung ating and reform, yan, no? Kasi dati, hindi prepared yung ating mga local government units. Bigla pagpasok natin, pinasurrender natin lahat din. Wala pala nakalatag pa ng mga rehabilitation programs sa mga LGUs. Whereas right now, ito ngayon, halos lahat ng LGUs, barangay, municipal, city, hanggang province, may mga kanya-kanya na silang local community-based drug rehabilitation program. So, pwede na ma-accommodate doon yung gustong magpaparehab. Okay. Yung voluntaryo, ha? Hindi pa yung sabilitan. So, ang publiko ngayon, wala nang dapat ikatakot pag narinig nila yung tokhang. Wala. Dapat hindi siya matakot. Dapat masaya sila. At least, ina-address yung problema na sa droga sa kanilang barangay. Dito naman, ang mga kasamang pulis subay, piliren. Piliren. Na tinatawag na, tokhangers, no? Tokhangers, Ito, iba ito, Iga, no? Yung taga-conduct ng bypass operation, yun yung mga membro ng drug enforcement unit. Itong tokhangers natin ay mga police community relation na experts ito. Okay. Ito ay dumaan na sa orientation seminar kung ano talaga ang dapat gawin ng proper tokhang. Okay. Pag minor de edad ito, ang medyo matutokhan natin, may policy bang... May kasama kayong DSWD naman, ano? Yes. Okay. Pag minor de edad, i-observe natin yung juvenile justice law. Opo. Kung saan may mga special provisions doon tungkol sa
sa minors. Mm-hmm. But it doesn't prevent us from talking to them. Yes. Dahil nga, kinakausap nga natin yung mga matatanda na involved sa drug. How much more yung mga bata? Dapat pangaralan natin yung mga bata para sa sermunan para magbago sila. Pero kunyari sa akto nagtotokan kayo, naku Diyos ko, huli po sa akto gumagamit yung pakikiusapan. Ah, wala tayong excuse diyan kundi hulihin. Okay. Iba-iba 'yon, iba na 'yon. In flagrante delicto, may ebidensya doon na talagang gumagamit ng drug. So hulihin mo talaga. So dito para maproteksyonan din ang interes ng publiko. Hindi po pwede magtukhang ang PNP na mag-isa lang sila. Ah, hindi po pwede. Okay. In fact, ni-require natin na kasama talaga dapat yung chief of police. Okay. At saka yung ibang mga stakeholders kung saan ang purpose natin dyan ay para maging yung transparent. Okay. Walang tinatago. So, kanina ka binanggit na pati media ho kasama eh, no? Oo, kung pwede, kung gusto na sumama, imbitahan natin sila. May body cam din sila. Not necessarily naman body-worn camera dahil meron naman kayo yung mga malaking camera na ganyan, di ba? Hindi nyo dalhin yan. Hindi naman ito special operations na kailangan na... Okay. So, sa publiko na nanonood ngayon, anong mensahe nyo kaugnay ng tokhang bago tayo lumipad na ibang paksa? Sana po, sa publiko, no, supportahan natin yung ating anti-drug campaign, lalo na yung tokhang, dahil yung information po na nakukuha natin galing dyan, ay nagagamit yan sa ating anti-drug campaign at ma-address yung problema sa inyong komunidad. Mm-hmm. Okay, ibang paksa ho, samantali namin, nagkakainitan daw dito sa STL na may kasabot na ilang mga gambling lords dahil doon sa nire-remit sa PCSO. Sabi ni Pangulo dati, natatandaan ko pinatutukan sa inyo yung illegal gambling. Kamusta na ho yung kampanya natin dyan, General? Ang instruction sa amin ni Presidente noon is tutukan yung illegal gambling para mas suportahan yung STL. Okay. So dapat lahat ng gambling na mangyayari sa isang komunidad ay puro STL lang. Mm-hmm. Wala na yung waiting. Mga illegal gambling, mga waiting. So kaya pinaghuli namin para yung talaga mga gamblers gusto magsugal, doon na lang sila sa STL mag-engage. Mm-hmm. So yan yung aming effort. But ang nangyari ngayon, yung noon na kinukonsider natin na illegal gambling, naisama na doon sa STL. Legal, kasi mayroong direktiba yung PCSO na kung ikaw ay STL franchise holder, okay, you are allowed to engage in other numbers game, okay, provided ikaw ang nagpapatakbo para lang ma-reach mo yung quota. Mm-hmm. Yun ang rason nila. So, pero ngayon, lagana pa ba? Hindi na mo. Yung weteng, yung mga illegal numbers game, lagana pa ba? Meron pa rin. Meron pa rin yung... May impormasyon po, General, si Atong Ang, no? May bahagi rin sa STL, ang national headquarters ng PNP, pati local police at CIDG. Ayon sa kanya, hindi raw ito charity, kundi bribery. May natatanggap po ba kayo from the STL collection ng PCSO? Meron yan. Meron yan na certain percentage na papunta sa national headquarters, okay, sa regional headquarters. Para saan po yun? Para sa operations ng anti-illegal gambling. Uh-huh. Ginagamit yun. Lahat ng klase operations in support. Okay. Ang support tayo doon. Well, kung tingin niya sa... Sa tulong na yun. Tulong na yun ay... Bribery. Baka sanay siya sa bribery dahil dati siyang gambling lord rin siya, di ba? Baka kaya sabi niya bribery. Pero sa amin sa police, that's legal. Dahil legal yan ang source. Legal ang source. Nagiging government fund yan na binibigay sa PNP para mag-support sa operations ng PNP. So legal yan. Hindi mga magkano po yan, General? Wala akong kano, pero... Lahat naman accounted yan, dumadaan yan sa kwan. Masusing may board na nagdetermine kung paano yan gagamitin para mawala ang corruption. Okay. Ay, maraming salamat po. Mamaya meron kami ditong kaninang balita yung sa Sultang Kudarat. Hmm. Inananawagan yung mayor ng Walado search warrant at tinaniman daw ng mga polis doon. Alam kong iimbisigahan nyo rin yan. At hingin na lang kami ng detalye sa susunod ng mga araw. Sige po, Igan. I-check ko sa regional director. Ayan, yung pinapakita namin kanina yan, no? Jen,
Di ko alam kung nakarating na sa inyo yan. Yan yung mga nirereklamo ng mayor. Pero ang sabi naman ng mga pamuna ng PNP dyan, ito'y involved daw sa droga o illegal possession of firearms. Dinideny nila na tinaniman nila si mayor. Makita mo naman siguro yan yung... Yeah, may CCTV sila. Oo, at saka yung forma ng mga police na kung that's legal operation talaga. No? Hindi yan... Makita mo naman yan. Hindi yan parang properly, ano. Properly yan. But I don't know. Magtanong muna ako sa PR 12 kung ano nangyari dyan. Okay. Uy, maraming salamat. PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ayan, nananawag.